ang tagal na rin namang may asawa ni Bernadette. Mm-hmm. Pero hindi nila nabalitaan na ikaw ay nagkaroon o nakabuo ng pamilya. Karoon kami ng miscarriage, kaya ako sinasabing kami kasi kami namang mag-asawa yun. At ang pang-asawa ko nangangalakal. Saan ka naman nakakita nung sa awkward at bumulit ng pasura? Hindi ka tinitingnan ng tao, invisible ka. Meron kang inireport na hindi naaayon sa taste ng network. Nag-resign ako sa GMA. Again, nag-resign po ako. Ibang-iba rin yung pagkatao ko before I met my husband. Nung nangangalakal siya na pagkakamalan siyang janitor minsan. Kakaya, cheap-cheap naman siguro niya. Pinagalitan ka. Grabe siya na direct, no? Anong ginagawa ng mga anchor niyo? Kung iisipin mo, kalakal ang dala-dala. Kalat ng iba. No? So, yun talaga po yung totoo. Ako, kinakabahan daw siya dahil ako makakausap niya. At noon mukhang nagdadalawang isip pa siya kung papa-interview siya sa akin dahil ang purpose talaga niya eh ako lang yung kanyang interviewin. Pero hindi ako papayag nang wala akong collab sa kanya. Siyempre, ang news anchor ng TV Patrol at matagal na rin kasama ko sa industriya ng pagbabalita, Miss Bernadette Sembrano. Ay, Tita B, ano feeling? Nakaharap mo ako. Dito na talaga. Parang konti na pipiyok na ako. Bakit? Kinakabahan talaga ako. Una sa lahat, gusto ko sabihin hello sa inyong lahat. Na-enjoy ko yung mga interviews dito sa channel na to kasi uh-oh, ang galing mong mag-interview. I mean that. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, Ogie, ang ganda mong mag-interview. And congratulations. Congratulations talaga sa I'm very proud of you. Good work. Sa dami ng tinutulungan mo. Sa dami ng nabibigyan mong opportunity. Galing, galing. Diba yun naman ang silbi natin, hindi? Kailangan maging remarkable ang existence natin sa mundo. Tulad mo, hindi ba? Natuwa ako sa'yo dahil alam mo, nanood ako ng ano mo, ng isang vlog mo. Kung saan, parang galing ka ng Baguio, going to Cavite, may dala kang mga gulay sa likod ng pickup. Totoo. Ano yun? Anong kwento doon? Kasi, nagsimula yan nung pandemic. Pero nung nagsimula yung pandemic, yung small gestures pa of making people happy. Yung minsan sasabihin ko, dito ako sa Baguio, may gusto ba kayong ipabili? Ganon yung sasabihin ko. Uh-huh. Or even in our neighborhood sa Makati, ang dami kong naging kaibigan. Kasi yung ibang elderly sa building, hindi pwedeng lumabas noon. Eh ako, pwede akong lumakad, pwede akong bumili ng pandesal. So mahilig akong bumili ng mga kung ano-ano para sa ibang tao na papasabay na lang nila. Pasabay. Or actually, yung pandesal libre lang naman yun. Para ibibili ko lang sila. Hanggang mamaya, ang dami kong na naging friends. Same with that one. Nung sa Baguio, may mga taga Cavite kaming kaibigan. Alam na aakyat kami ni asawa sa sobrang dalas naming baba akyat ng Baguio to Manila. May magpapabili ng tinapay. Hanggang mamaya may nagpapabili ng gulay. Dumami na ng gusto yung gulay. Oo. So may umu-order na ng gulay. Umaakyat ka ng Baguio, hindi dahil bibili ka ng mga gulay, kundi dadalawin mo yung mami mo. Mm-hmm. Pero, kumikita ka ba? Okay, ganito na lang. Sabi kasi sa akin ni asawa, dapat hindi mo nila lang yung konting kita. So technically, oo, kasi nga dapat hindi mo nila lang ang bawat kita kahit piso yun eh. Pero kung bakit ko ginagawa siguro ang tanong, masarap rin yung pakiramdam na nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Hindi ko sasadyain yung para kumuha ng gulay. Kumbaga, isinasabay ko lang dahil nandun na kami sa Baguio. Parang ganun. Dahil ganun kaya lang mo dinadala sa Cavite, dahil si asawa mo, si Orange. Asawa ko, taga-Cavite talaga taga-Cavite yung trabaho niya doon. So, everyday doon siya pumapasok. Ganon. So, kumbaga, hindi siya effort. Hindi naman siya effort na parang, kailangan ko singilin tong ganito dahil napagod ako, yung pinanggas ko. Hindi siya ganon. It's really pasabay. Nandun na rin lang kami, isasabay ko na. So, Aguinaldo ang iyong last name niya dahil nag-asawa ka na. So, yung iba, hanggang ngayon, meron pa rin hindi kilala. Although ako, alam ko, kamag-anak ni Emilio Aguinaldo, yung iyong napangasawa. Pero, ano nga ba yung relationship kay Aguinaldo ni Orange, ng iyong asawa?
Apo sa Tuhod. Apo sa Tuhod ni Aguinaldo. Oo, kasi Emilio, Papa Emilio Aguinaldo Jr. Tapos si Daddy, yung anak ni Junior, tapos si asawa. Talaga may lahi kayo ng bayani. Sila. Nakapangasawa lang ako. Oo. So, si Bernadette, ay hayagan mo na bang sinasabi na ang iyong edad ay 46? Oo naman. Okay. So, at your age, Bernadette, syempre, yung iba tinatanong nila dahil antagal na rin namang may asawa ni Bernadette. Mm-hmm. Pero, hindi nila nabalitaan na ikaw ay nagkaroon o nakabuo ng pamilya, kundi asawa lang. Oo nga eh. Hindi ko naman sinasabing hindi pa kasi nag-o-ovulate pa naman ako. So, hindi natin alam, baka magka-miracle baby din. So, hindi ko pa rin sinasara yung possibility. Nag-attempt naman kami, pero unfortunately, nagkaroon kami ng miscarriage. Kaya ako sinasabing kami, kasi kami namang mag-asawa yun. So, merong before na magiging baby dapat, pero si Molly nagka-miscarriage. May back in 2018, I think. Tapos, nagkaroon ka ng parang sakit sa reproductive organ. Oo. Ito, I don't mind sharing it. Kasi syempre, malaking bagay rin sa mga kababaihan na nanonood tsaka sa mga mag-asawa. Meron ako endometriosis, meron ako myoma. So, meron talagang difficulty in bearing a child, given yun. Nag-try naman kami through in vitro, kaso yun nga lang nagkaroon ng miscarriage din. Yun nga si Molly, that was back in 2018. Pero that time, talagang excited ka na. Excited, yes, and thankful. Pero at the same time, pinubukas mo yung pagkakataon na baka hindi rin matuloy. Parang no expectations. Kasi hindi, alam mo naman yung reality eh, diba? Sabi niya, third trimester, hanggang nandyan na yung baby, hindi ka pa rin naman sure. But we were really very hopeful. During that time, nagsilbi na lamang na angel ang iyong baby. So, ano yun, sobrang mong iniyakan na. Siguro parang, how do I cope? I guess it boils down to how do you cope, no? Una, pinagpasalamat namin na nangyari si Molly. And yung palagi ko rin pananaw na kapag mahal mo ang isang tao, dapat hindi mo tinatapos sa kamatayan yung pagmamahal mo. So parang naalala ko nung nangyari si Molly, parang all the more ako naging mas bukas sa buhay. What do I mean? Lahat ng mga dreams ko, kasi nililista ko eh, kasi nga matanda na ako, naalala ko. So parang, what if matanda na ako, lumaki siya, di ko siya masyado nakita, ano, nililista ko yung mga wish ko for her. Bakit her? Parang alam ko lang na Molly yung name niya. I don't know how, you just know. Ayun, so parang meron akong wish list. So nilista ko siya. Sana ganito, sana maging maka-Diyos, sana passionate, sana marunong kang tumulong sa kapwa. So sinusulat ko yung pangarap ko. So nung nawala si Molly, sabi ko, the way to love her and continue loving her is to embrace the life that I wish for her. So nung nangyari yon, mas naging bukas ako sa pag-serve sa church, mas naging bukas ako sa passion ko. So parang siguro, iba yung naging grasya sa akin. Naginamit ko siya para masyakapin ang buhay and to allow her to live in my heart. Kung ano yung ligaya na idinulot sa akin, parang gusto kong magtuloy-tuloy siya. By living a good life, siguro ganun yung naging, if you call it a coping mechanism, pero para sa akin, yun yung naging grasya. And ganun din yung kay Papa. Kasi parang magkakasunod. Alam mo yun, yung minsan parang sunod-sunod ang... Yung daddy mo. Oo, nung nawala naman si Papa, alala ko noon, active ako sa choir dun sa ABS-CBN. And grasya din na active ako sa church at that time kasi parang inihanda ka na nakakapit ka sa Diyos. So even with Papa, ang galing. Kasi nung nawala si Papa, parang di ko naman sinasabing magaan, pero ang dami lang mga anghel na tumutulong sa'yo, left and right, pati yung level ng spirituality mo at that time, na parang feeling mo ginagabayan ka ng Diyos. Masakit, oo, pero at the same time, parang siguro grasya na lang ang makapagpapaliwanag kung bakit ka nagiging okay at bakit nakikita mo yung purpose kapag dumarating ang isang pagsubok sa buhay mo. Paano ito tinake ni Orange? Ay, mabait talaga asawa ko. Isa pa yun, si asawa kasi palagi sinasabi niya, do not waste time, maximize. Sasabihin niya, maikli lang yung buhay. So even yung kunwari daw, masyado yung kanegahan, ang ikli-ikli na ng buhay, magiging mega pa ba tayo? Even with eating healthy, what's important is today. Si asawa kasi is a very simple guy, na siguro yun yung nagustuhan ko sa kanya. Very childlike si asawa. Mababaw ang kaligayahan, madaling i-please, alam mo yon. So hindi siya masyado naghahanap.
And yun yung palagi niya yung tinuturo sa akin, dapat marunong kang makontento sa buhay. Para sa akin, malaking blessing. Binago rin ako ng marriage to be married to my asawa. Dahil ang feeling ko ibang-iba rin yung pagkatao ko before I met my husband. Kung tatanungin mo ako right now, are you contented sa buhay mo? Yes, I am contented. Are you happy na wala kayong anak? Ang sasagutin ko sa'yo, yes. Pero ang tanong naman, may bukas pa, di ba? At habang may bukas pa naman, edi mag-effort ka din kasi hindi pa naman natatapos today. Ganun lang siya kasimple. Pero kung tatanong mo, happy ka ba? Oo, happy-happy na kami ni asawa, masaya kami. Pero may bukas pa, so tuloy lang. Aside from kayong dalawa na naghuhugutan kayo ng saya sa isa't isa, saan pa kayong muhugot ng saya? Si Chunchun, si Uni, actually family. Masyado kaming family ni asawa. We spend time with mama and we go to Baguio every 2 weeks. Sinasadya talaga namin siya. Nagme-make time din kami with my in-laws din naman. Yung nga sabi ko, siguro dahil wala kaming anak, naaalagaan namin yung mga magulang namin. Ang na-realize ko kasi, sometimes, kapag meron ng sariling pamilyang isang tao, naiintindihan ko rin kung bakit minsan nakakalimutan nila yung mga nakakatanda nila. In our case, nandyan si mama, nandyan yung mga in-laws, kung anong meron, mahalin mo, kung anong meron nasa harap mo, yakapin mo, huwag mong papabayaan. Oh, alam ko naman na si Bernadette Zambrano ay nagsimula sa IBC 13. Mm-mm. Tama? Mm-mm. Okay. Tapos, bigla kang lumuwas sa GMA 7. Doon nakilala si Bernadette sa kanyang wish ko lang. True. So, originally, si Bernadette yung host, no? Siyempre, yung iba tinatanong nila, bigla kang punta sa ABS-CBN. So, smooth ba yung iyong transition doon sa ABS-CBN? Siyempre, any transition, any change will be hurtful to the former network. Pero kung titignan ko yung malaking, the big picture, it was smooth kasi parang ang gaan. Hindi plinano pero napunta ka din. Bumukas rin yung opportunity at the time na nag-resign ako sa GMA. Again, nag-resign po ako. Hindi po ako pinairin. Oo, that's So, yun talaga po yung totoo. Hindi ka tinanggal. Hindi ako tinanggal. With the probe team, hindi direnew ang the probe team doon sa GMA 7. So I decided to resign kahit na I was still part of Wish ko lang. So, na-remember ko na. Nangyari. Meron kang inireport na hindi naaayon sa taste ng network. Balikan na lang nila ang mga ano. From, so, kasi parang, yung kasi dati na, kumbaga ayoko nang makasakit. Pero yun yung kwento kung bakit ako umalis. As plainly as, hindi na nirenew yung probe. And at that time, may kwento akong ginawa, investigative report with probe. Nung hindi nirenew yung probe, I was still with GMA 7. Nag-decide na tayo na mag-resign din. From Wish ko lang, which I have to give credit rin naman to GMA 7 for giving that break at that time. But I felt I had to leave the network because of what happened doon sa relationship ng probe and GMA 7. So, sa ngayon, Bernadette, meron ka bang magandang relationship with the people you left in GMA? Honestly, wala naman akong parang naging kaaway. In fact, pag nakikita ko sila, with full respect pa rin ako sa kanila. Lahat ng mga dati kong nakasama, grateful pa rin ako. Wala naman akong personally dapat ikasama ng loob. And lahat ng pinagdaraanan mo, feeling ko nakaka-contribute sa kung sino ka. Both the hurtful, both the happy and the sad moments. Nakakatulong naman yun sa pagkatao natin. So ako, grateful pa din ako. Importante, tinatanaw mo pa rin GMA. GMA 7. Tumatanaw ka pa. Yes, and IBC 13. Uh-huh. At pati nung nagtrabaho ko sa bangko, isama na natin nun. Lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, nakakatulong sa kung sino ka ngayon. Hindi ba? So ano naman ang kumbaga na itulong sa iyo ng pagtatrabaho mo sa banko dito sa industriyang kinabibilangan mo? Alam mo ko ano? Ang na-realize ko, gusto ko pala talaga itong trabaho ko. Kasi 5 buwan lang ako sa banko noon eh. Sabi ko sa sarili ko, I was a management trainee kasi business administration ako graduate. So, kagaya nung sinabi mo sa akin kanina, yung gusto mo lang sundin yung yapak ng magulang mo na hindi mo talaga tinanong sa sarili mo, ano ba yung gusto ko? Pero noon pa man, mahilig na ako mag-interview, Ogie. Hindi ko alam, wala kasing journalist sa family. Pero noon pa man, pag-researcher, pakikipag-usap ka sa strangers, high school pa lang, ganyan na ako. Alam mo yun, college pa lang, ang titino ng grades ko when it comes to writing, term papers. Hindi ko naisip na journalist yan. Naisip ko mag-business ad dahil ang pangarap ko lang naman magkaroon ng stable na trabaho. So, ganito ang himwento.
nung binabalikan ko, bakit ako napunta dito, na yan ang naiyak ako, na hindi ko naman talaga pinano sa pananaw ko, kaya ako nilagay ng Diyos dito para makatulong sa ibang tao. Yun yung pananaw ko. So hanggang ngayon, yun pa rin yung pinanghahawakan ko. Tapos yun, isa pang na-experience ko noon, Ogi, sabi ko, kuya, patry nga magbenta ng strawberry, ay, ng strawberry, yung dyan sa gitna, yung trinay ko lang, wala lang, alam mo, just curious. Hindi ko alam, immersion pala yun as a reporter. Tapos alam mo, pag naglakad ka doon sa gitna ng kalsada, hindi ka tinitingnan ng tao, invisible ka. Hindi ka tinitingnan. So para pag nakita mo yung nasa gitna ka ng kalsada, makikita mo lahat ng tao nakatingin sa harap. Sabi ko, ah, ganito pala feeling ng invisible, na hindi ka nakikita. So parang siguro ako, kahit hindi ako magbibigay sa naglilimos, titignan ko talaga siya, no po, kaya sa invisible. Kasi sabi ko, ah, ganun pala yung parang feeling ng tao when you are being ignored. So yun pala yung feeling. Kaya, Gi, pag mapapansin mo, parang lahat ng tao pinapansin ko. Kung kaya kong pansinan, alas hindi ko marinig. Kasi alam mo yung feeling na dinidetma ka. Ganun pala yun. So nakita ko yun, that very brief experience back in college when I was doing a term paper on street children. Nakita ko na ganito pala pag hindi ka pinapansin. So very important sa akin na bigyan ng attention yung ibang tao. Kahit na konting kaway lang. Ganun pala yung feeling. Bakit ikaw, Bernadette, umiiyak ka sa sitwasyon ng iba? Bakit? Hindi ko alam. Mababaw ang luha mo pagdating sa sitwasyon ng ibang tao o sa kwento ng ibang tao? Wala. Nararamdaman ko talaga. Tawag daw doon empath. I don't know. Ba't nga ba? Siguro may ibang tao mas matigas, may ibang tao mas bukas. Siguro kapag nakikinig ka, siguro ang pinapakinggan mo hindi lang yung kinakwento, pati yung puso nararamdaman mo. No? I think that's it eh. Pag nag-interview ka, umiiyak ka. Kasi hindi mo na mapigilan talaga. Pero dapat ikaw ang pinakamatibay. Hindi ko naman tinitingnan na dapat matibay. Parang feeling ko yung kung kaibahan mang maituturi ko, kung sino ako sa iba. Kasi ako parang kung iiyak ako kasama mo, yayakapit kita, magkasama tayo. Pagkatapos natin umiyak, sabay tayo maging matapang. Meron ka bang experience na o natatandaan na ikaw mismo na nagbabalita, ikaw yung nabalita? Kasi meron kang ginawa katulad ng pagtatapo ng tissue. Oh my gosh, what happens behind the camera, no? Diba? Mahirap rin pag masyado kayong magkakaibigan eh, no? Yung sobra kayong tuwan-tuwa sa isa't isa. Parang caught unaware ka. Oo, nakakaloka yun. Kasi, alala ko yun, kasama ko si Alvin. Si Alvin kasi mahilig gumawa ng eroplano eh. Sa script, mahilig yung gumawa ng airplane. Tapos alala ko, si Pinky Web before, I think I was pinch-hitting for Pinky Web. Si Pinky Web, paper na ano, paper rocks ang ginagawa niya. Ayan. Parang mga bata, no? Pero when it really does happen. Alam mo, gusto kong kainin ako ng lupa ng time na yun. Pinagalitan. Pinagalitan yung FD. Sorry talaga sa FD. Grabe siya na direct, no? Anong ginagawa ng mga anchor niyo? Tsaka ano ka, minsan nagkakita tayo sa labas ng lobby ng ABS-CBN. Sabi ko, ano yan? Girl, pagkain, hindi ko kasi naubos. Iuwi ko na lang sa bahay. Ito yun. Ba't ganun si Bernadette? Hindi talaga ako nag-aksaya eh. Nung napalagi natin, eto nakakaano man, hindi ako nagbibilis. Pero palagi natin sinasabi, dami-dami nagugutom. Tapos tayo yung mag-aksaya ng pagkain. Exactly. Pati yung, lalo na yung asawa ko pa, na pangasawa ko, nangangalakal. So, hindi ako makatapon ng mga papel. Yung pangangalakal, yung lahat ng papel, walang tinatapon. Yung mga cups na yan, hindi namin itatapon yan. Linisin ko pa yon, kakalakal pa. Kaya hindi mo daw dapat tinatawag na basura. Kasi kabuhayan yun ng ibang tao. So, yun yung palagi yung sinasabi sa akin ng asawa. Yung sinasabi, piso lang yan, barya lang yan. Hindi eh. Dahil yung piso, yung dalawang piso, kung ano man yung halagang yun, napakalaking bagay na sa ibang tao. Tapos tayo kung maka, di ba? Maka-aksay na. So, I think it again boils down to empathy din, ano? Siguro. Oo. And I'm not imposing yung paniniwala ko din sa ibang tao. It's exactly. Just how it is. At sabi ni asawa ko sa akin, kasi dati, nung nasa government pa siya, nakita niya yung isang taong nagja-jaryo bote dun sa harap ng sabi niya, subukan ko kaya to. So parang, kaya kami nangangalakal. Nangangalakal kami mag-asawa. Tapos, one time... Nangangalakal? So nag-aano kayo?
yung junk shop. May junk shop kayo? O, may junk shop kami sa Cavite. Tapos si asawa, magaling magkalakal talaga. As in, siya talaga. Sa segregate? Siya talaga at mabili siya talaga. Parang, alaala ko dati, sabi ko, kung magkano ang kinita, kunwari ito sabi 1,000. Ah, 1,000 lang. Sabi ko, ganun. Huwag mong nilalang ang 1,000. Turo niya sa akin. So sabi ko, and alam mo, kasi at that time he was in government, ano, alam mo, sabi niya sa akin, yung pangangalakal also keeps me humble. Talaga. And I like doing it because nakakatulong ka, kumikita ka, and it keeps me humble. Saan ka naman nakakita nung sa ako nagpupulit ng basura? Ako lang gumagawa nun. Diba? Nagpupulot ka ng kalakal. Ng kalakal. Oo. Ako lang gumagawa nun. At siguro pag makikita ng iba, ano ba yun? Parang ano, kakaya, cheap-cheap naman siguro niya. But in essence, other people are doing it. And we're wasting it. Nakakadagdag tayo sa basura ng, nagiging basura talaga siya. Pero walang gumagawa dahil, ano, dahil hindi class. Ewan ko, hindi ko alam. Pero it's something that we should be doing. Diba? Dapat natin siyang ginagawa. If we care for our environment, if we care for others, it's something that we should be doing. But we're not doing it kasi it's, what, not glamorous? Okay. Saan kayo napupunta-punta para kayo ay kumuha ng kalakal? Ah, hindi naman yung parang nagko-collect talaga kami. Doon lang sa bahay, sa household, ganun. Sabi mo na may magara akong kotse, laman-laman nun, kalakal minsan. Talaga? Yeah. Kasi okay, kunwari may nagre-recycle naman. Di naman namin kukunin yun eh. Ang una kong tatanungin, may nagre-recycle ba dito? Kung walang nagre-recycle, kukunin ko, i-segregate ko sa bahay. Pero kung may nag-ahanap buhay dyan, ibigay mo dun sa nag-ahanap buhay dyan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nakakakuha ng mga kalakal, ano to, ibinibigay mo din sa mga nangangalakal or ipinapakilo mo? Tapos pera na yun sa iyo? Kung alam ko amin kasi parang may kasama rin si asawa doon. Technically, yung ibang tao sinasabi, hindi ka yayaman sa pangangalakal. But you have to do it, di ba? You have to do it. At may mga yumayaman sa pangangalakal, but it is something that we feel we have to do. To segregate, to reuse, wag maging maaksaya. And to help the environment. Yes, definitely to help the environment. Alala ko sinabi dati ni asawa sa akin, nung nangangalakal siya na pagkakamalan siyang janitor minsan. Kasi at that time, nasa public office siya. Tapos, may daladala siyang kalakal. And sabi sa akin ni asawa, it keeps me humble. Ang laking bagay sa iyo, asawa. Oo. Ang dami niyang itinuturo sa iyo. Sobra. Kaya maiiyak ako sa asawa. Love na love ko talaga. Ang galing niya makitungo sa ibang tao. Para sa akin, ang pag-aasawa, vocation talaga. So, kung mas mabuti akong tao dahil sa kanya, I must say, oo. Yung para sa akin, yung pinaka-importante, yung pakikitungo sa tao. Priceless yun eh, para sa akin. Siyempre, si Bernadette Sembrano ay kilala. So, hindi mo maialis sa ibang tao na ma-weirdohan sa ginagawa mong pangangalakal. Depends on whose point of view you're looking at. It really depends on who's looking. I think yung ating biases or even judgment of others is really a reflection of who we are. Exactly. Not because we don't do it, di ba? So parang feeling ko, depende kung gaano lang kabukas, di ba? So parang feeling ko, iintindihin ko. Ano naman ang maipapayo mo dun sa mga tao na gusto rin gawin yung ginagawa mo or higit pa dyan ang gusto nilang gawin? Siguro sa buhay, huwag nating ikomplika. Alam naman natin yung tama't mali. Babalikan mo lang kung ano dapat at kung sino ka. Basta wala kang tinatapakan, basta honest ka, basta ginagawa mo sa para sa ibang tao, hindi naman talaga para sa sarili. Feeling ko you're on track. Hindi naman ito paglamuran ng buhay. Maybe sometimes our buhay natin hindi Instagrammable. But at the end of the day, what is life for you? Ano yung core mo? Alam mo yun, wala kang dapat ikahiya kung wala ka naman ginagawa. Para sa akin din, I must say, malaking bagay sa akin yung ginagawa ko na hindi ko man sinasadya. It also keeps me humble. Oo nga naman, ano kung iisipin mo, kalakal ang daladala mo, kalat ng iba. No? Totoo. Pero, it's an honest thing. It's a good thing. And there is nothing to be ashamed of when you're doing something good. Isang malaking blessing sa buhay mo, si asawa mo, no? Kasi, hindi pa sa ngayon kayo binibiyayaan ng ano, pero para kayong kompleto. It all boils down to being grateful, I think. Mahirap rin yung palagi kang naghahanap ng lalaki. Kahit ano yun. So, parang yun din yung palagi niyang sinasabi. Dapat matuto kang maging grateful, dapat nakakahiya rin sa Diyos eh. Pinagbigyan ka na hanap ka pa ng hanap, di ba?
pinaka-importante rin sa buhay natin, marunong makontento. Ako naniniwala ako kahit walang-wala ka, meron ka pa rin maibibigay. Tuloy mo lang yung pagbibigay, tas bahala na si God. Hindi mo ma-imagine mawawala sa'yo si Orange. Ay! Ayok, una natin pag-usapan. Di mo, hindi ko siya ma-imagine, kaya ako siyang isipin. Pero, sabi ni asawa sa akin, parang instead of dwelling on those things, savor each moment. Imbis na kukonsume mo yung sarili mo, ako, oh, bukas baka wala na to, or baka wala na siya, or baka wala na itong haligaya natin. Hey! Let's not dwell on that, those negative things. We're here now. We have this now. So para kung i-inject mo, ako, sayang naman, mamimiss ko to. Ogi, mamimiss ko tong interview natin hanggang ganitong oras lang. And then you're already wasting time by being that. Parang enjoyin mo siya, asagarin mo yung ligaya mo. Kung mawala man, at least alam mo, tinodo mo, binigay mo ang lahat, and enjoy mo, tinanggap mo rin lahat ng pagmamahal. Para walang sayang, walang panghihinayang. Tsaka dyan naman lalabas yung faith, I think. Pananampalataya na hindi naman natatapos yung ngayon sa ngayon. Alam natin may habang buhay. What would you advise doon sa mga mag-asawa na desperate magkaroon ng anak pero hindi pa tumatay din? Hindi ko alam kung ako yung tao para magpayo sa kanila. Kasi bawat tao may pinagdadaanan. It's always easy for me to talk this way na blessed naman kayo to have each other. But I don't know what they are going through. If it's painful for others, then you'll have to go through that. What I can say is, I am praying for you. Grasya lang talaga. Kasi sa lahat naman ng journey natin, minsan lalo na ang hirap-hirap, minsan bitiwan ng mga sakit, ng galit. Pero talagang panalangin lang at grasya talaga. Siguro, pagdadasal ko sila, pagdadasal ko din yung sarili ko, it will be okay and it is okay. Ako, naniniwala ako sa buhay natin, hindi lahat ng bagay makukuha natin. Pero, dahilan ba yun para makalimot tayo doon sa mga bagay na meron tayo? And sometimes we forget because we're consumed by fear, regret, we're consumed by so many things. At naiintindihan ko, pero kailangan mo palang piliin. Pinipili pala yung gratefulness kahit minsan parang nag-automatic ka sa nega. Pinipili mo palang kailangan ko magpasalamat. Oh, sorry Lord, nakakalimutan ko mag-thank you. So pagising mo pala, kailangan i-tunin mo agad. Pipili, kumbaga, ipipihit mo alat. Pipihit ka ng radyo ng channel, magpasalamat ka muna. Magreklamo ka, pero magpasalamat ka muna. Pwede ka naman magreklamo, pero magpasalamat ka.